sakim na kapatid. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang ang pangalan ko bilang Tinay. Gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa pangyayaring kababalaghan sa aming pamilya. Kung paanong ang material na bagay ang siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng gulo at hindi pagkakaunawaan. 26 years old ako nang bigla ang mawala si tatay sa amin. Walang nakaalam sa aming magkakapatid kung ano ang nangyari. Basta na lang kaming binalita ang natagpuan siyang walang buhay sa isang liblib na gubat ng aming lugar. Nakapagtataka sa totoo lang, may-ari ng isang pabrika ang tatay ko at sa tingin namin ay hindi siya pupunta doon nang walang dahilan. Gusto sana namin magkaroon ng imbestigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay, pero hindi pumayag si Ate Lore. Aniya, kung katapusan na ng tao, wala nang magagawa. Dahil sa biglaan niyang pagkawala, nagpa siya si Ate Lore na ibenta na lang ang ekta-ektaryang lupain at siya lang ang dapat magkaroon ng mana dito dahil siya ang panganay. Hindi naman kami pumayag na magkakapatid. Meron ring unang asawa si tatay na hindi siya kasal at isang anak. Pero kung tutuusin, kailangan pa rin silang may makuha dahil naaayon yun sa batas. Ngunit sadyang sakim si Ate Lore. Gusto niyang siya lang talaga mismo ang masusunod at makakakuha ng lahat. Doon kami nagkaroon ng hinalang posible siya ang isa sa mga sospek. Posibleng siya ang may kagagawan nito dahil sa gusto niyang gawin. Wala rin naman kaming maipresentang ebidensya sa mga pulis. Gustuin man nila kuyang magkaroon ng imbestigasyon, hawak ni Ate Lore ang mga buhay namin. Ayaw na ayaw niyang may tumitiwalag sa kagustuhan niya. Oo, takot kami sa kanya dahil siya ang panganay sa aming apat na magkakapatid. Isang araw nagising na lang ako sa impit na palahaw ni Ate Mirna, pangatlo sa aming magkakapatid. Agad naman kami nagsitakbuhan papunta sa kanyang kwarto para tignan kung ano ang nangyayari maliban kay Ate Lore. Nagulantang kaming lahat nang makita ang braso niyang namamaga at para bang may tubig sa loob. Para itong malaking pigsa pero may pagkamalinaw ang kulay at malaki. Nataranta kami ng kapatid ko, lalo pa nang sumigaw siya ulit sa sakit sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Aniya, parang may kung anong mainit at matulis na bagay na tumutusok sa bawat parte niya, pero mas masakit doon sa brasong namamaga. Namimilipit siya sa sakit at nagmamakaawang itigil ito. Nakakaramdam daw siya na parang may kung anong gumagalaw sa loob na ang sarap-sarap kamutin. Para kaming tanga ng kapatid ko, hindi alam kung paano siya tutulungan. Isinugod naman agad namin siya sa ospital. Agad naman siyang binigyan ng atensyon ng mga doktor at pumayag naman si Ate Mirna na gawan ng paraan para matanggal ang namamagang tubig sa loob. Wala naman kasing problema sa amin ng pera dahil mayaman naman talaga ang pamilya namin. Kung may kailangan gawin, agad namang naaagapan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasagawa, biglang pumutok ang namamagang yun at umalingasaw ang napakalansang amoy sa silid. Gulat ng mga doktor sa kanilang nasaksihan. Hindi pa sila nagkakaroon ng kasong ganito. May nakita ring maliliit na uod sa kanyang braso. Para bang naaagnas na ang loob nito at nagdudugo. Napasigaw at napaiyak ng malala noon si Ate Mirna. Pati kami ay hindi alam ang gagawin. Agaran naman siyang ginamot ng mga doktor. Para na naman kaming tanga ng kapatid ko. Hindi alam kung paano siya tutulungan. Nilinis nila ang sugat na meron siya at tinanggal ang mga uod na maliliit. Kitang-kita ko ang pandidiri ni Ate Mirna habang umiiyak.
Puro siya tanong ng tanong kung ano ang nangyayari, kung may malalabas siyang sakit o ano. Pero hindi siya masagot-sagot ng mga doktor dahil pati sila ay walang ideya at kailangan pa nila itong pag-aralan na mabuti. Kumpiyansa na kaming umuwi ng pangalawa kong kapatid na si Kuya Vic nang malinis ang kanyang sugat. May tiwala na rin naman kami sa mga doktor na nakatutok kay Ate Mirna dahil kilala namin sila. Mga kaibigan ni tatay ang nag-alaga sa kanya. Pinagpalipas na muna si Ate Mirna sa ospital para obserbahan pa, lalo ng mga doktor. Pinagdasal lang namin na sana maging okay din ang lahat at malaman kung ano man ang dapat gawin para gumaling siya. Nang makauwi kami ni Kuya, napansin ko ang isang pigura ng babae sa may bukana ng pinto. Nakatingin ito sa loob. Pansin kong nakapurong itim siya mula sa suot niyang belo pababa. Itatanong ko pa sana si Kuya Vic kung may inaasahan siyang bisita, pero naunahan niya akong pagsabihang umasok na lang dahil may kailangan pa siyang tawagan. Nakaramdam ako ng kilabot pero hindi ko na lang pinalata sa kanya at dumiretso na lang ako pababa. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at noong akma ko na sana siyang kakalabitin, naggulat ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Si Kuya Vic pala. Salubong ang kanyang mga kilay. Tinanong niya ako kung ano bang ginagawa ko dahil nakainat ang mga kamay ko sa ere na para bang may gusto kong kalabitin. Napatingin ako sa harap at nanlaki ang mga mata ko nang mapansing wala doon ang matanda. Sinabi ko kay Kuya Vic ang nakita ko, pero aniya, wala naman daw siyang nakitang kung sino kahit kanina. Nagtaka naman ako sa kung paano nangyari yun. Pero imbes na mag-isip ng kung anong nakakatakot, binuksan ko na lang ang pinto at pumasok na kami. Akma ko na sana itong isasara nang sa paglingon ko ay tumambad ang malapit na mukha ng matanda. Nanlalaki ang kanyang bilog na mga mata at nakangiti ng malapad na parabang demonyo. Nadapa ako sa gulat at napapaatras na hinabol ang hininga sa takot. Sumigaw ako sa pangalan ni Kuya, pero hindi nagpatinag ang matanda. Sinundan niya ako ng sinundan. Nawala ang ngiti niya. May kung ano siyang ibinubulong sa ere na hindi ko maintindihang lengguwahe. Ilang saglit lang, naging puti lahat ang kanyang mga mata at patuloy ito sa pagsunod sa akin. Hindi naman ako marinig-rinig ni Kuya Vic. Halos kumawala na ang dibdib ko sa takot. Tumulo na ang mga luha ko at nanghina na rin ang katawan sa panginginig. Atras lang ako ng atras, gamit ang mga kamay bilang suporta sa pag-iwas, hanggang sa maramdaman ko na lang na may matigas na bagay na pumigil sa likuran ko. Wala na akong takas. Lumapit ng lumapit ang matanda at palakas ng palakas ang kanyang sinasabing hindi ko maintindihan. Umikit na lang ako sa paghanda sa aking kamatayan. Pero maya-maya, napadilat ako nang marinig ko ang boses ni Kuya Vic. Sa pagdilat ko, kitang-kita ko ang pag-aalala niya. Niyakap ko siya na mahigpit at umiyak ako ng umiyak sa balikat niya. Marami siyang naging katanungan nang maging okay na ako at isinalaysay ko naman ng lahat. Ang kaso nga lang, hindi niya talaga ugaling makinig at palagi lang sinasabing puro lang yon imahinasyon at pag-iisip ng kung ano-anong bagay. Hindi ko naman ugaling pilitin ng tao tungkol sa kung ano ang merong nakikita ko. Kaya hindi ko na lang siya pinansin at tumangu-tangu na lang. Kinabukasan, bumalik kami sa ospital. Nadatdan naming natutulog pa si Ate Mirna. Nagpa siya si Kuya Vic na bumili ng makakain. Tinanong ko naman siya kung nasaan si Ate Lore.
Pero aniya, huwag na lang daw abalahin yun dahil busy sa trabaho. Tumango naman na ako tsaka pumasok sa loob. Himbing na himbing pa rin si Ate Mirna. Kaya naisipan kong silipin ang kanyang braso. Nanlaki ang mga mata ko nang kunin ko ang kumot. Mas lalo pang namaga ang kanyang braso. Sa puntong yon, hindi lang siya bastang lumulobong may tubig. Kulay violet na ang kanyang buong braso at may sugat-sugat na ang ilang bahagi nito. Nagtutubig rin. Kung hindi ako nagkakamali, mas lumala ang kanyang sitwasyon kumpara kahapon. Pansin ko rin na may kung anong gumagalaw-galaw sa may bandang namamaga. Naalala ko ang sinabi ng doktor. Uod. Muntikan akong masuka nang maalala ko na naman ang tungkol sa nangyari. Agad ko nalang tinakpan ang kanyang sugat at nagmamadaling lumabas para tumawag ng nurse para kay ate. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari. Wala pa rin kasing resulta sa kahapon. Kabado akong nandidiri na hindi ko maintindihan. Nasasaktan at naaawa rin ako sa kapatid ko. Agad naman may dumating na doktor para tignan si Ate Mirna. Hindi na muna ako pinapasok at sinabing antayin ko na muna sa labas ang resulta. Sakto namang dumating si Kuya Vic. Isinalaysay ko sa kanya kung ano ang nakita ko. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng sigaw ni Ate Mirna. Umiiyak itong nagmamakaawang itigil na ang pananakit sa kanya. Sa bintana lang kami nakatingin ni Kuya Vic. Kita ko ang pagkalito ng mga doktor tungkol sa nangyayari. Pati rin kami ay walang ideya sa kung ano ang meron. Dahil sa panibagong pamamaga na naman, hindi na naman pinayagang makauwi si Ate Mirna. Pinutok na rin ang namamagang parang tubig sa kanyang braso at lumabas ang malansang amoy at may malaki-laking uod. Nai-stress na kami pareho ni Kuya Vic tungkol sa nangyayari. Hindi pa rin umuwi si Ate Lord sa amin. Hindi rin siya nagsabi kung nasaan ba siya. Wala kaming ideya kung galit ba siya sa amin tungkol sa lupa o sadyang busy lang din sa trabaho. Nung hapon na, nanatili lang ako sa bahay. Umalis si Kuya Vic para asikasuin si Ate Mirna. Dumating si Tita, ang unang asawa ni Papa na hindi kasal at ang kanyang anak. Nagulat naman ako sa kanilang pagdating. Pero dahil wala naman talaga akong issue sa kanilang dalawa, pinatuloy ko sila't kinausap. Nagkamustahan kami at nagkaroon ng konting diskusyon tungkol sa lupain ni tatay. May kung ano-ano silang suwestiyon, pero dahil wala naman akong alam tungkol sa ganitong usapan at lalong-lalong hindi ako masyadong interesado, ipinasing walang bahala ako na lang. Hindi naman na sila nagtagal at umalis na agad. Sa paghatid ko sa kanila sa labas, napansin ko na naman ang matandang nakaitim. Bigla akong nanghina na naman at akma pa sanang tatawagin ang dalawa, pero wala na sila pagkalingon ko. Nakatalikod ang matanda sa akin. Nakatingin siya sa hardin na itinanim ng tatay ko bago siya mawala. Gusto ko man siyang lapitan. Para namang kakawala ang puso ko sa sobrang kaba. Dahil sa takot, pumasok na lang ako. Pero nagulat nang makasalubong ko na naman siya sa pagsara ko ng pintuan. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata at kumikibot-kibot ang bibig na para bang may inoorasyon. Alam kong wala na akong takas sa oras na ito. Napadikit ang ulo at likod ko sa pinto habang patuloy ang paglapit ng mukha niya sa akin. Hindi na ako halos makahinga at hinang-hina na ako. Napabulong ako sa pangalan ni Kuya habang napapadaos-dos. Pero maya-maya lang,
tumigil ang matanda sa harap ko at sinabi nitong mag-iingat ako sa mga nakakasalamuha kong tao dahil may isang may apoy ang hawak kahit anghel ang muka. Sa pagkasabi niyang yun, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Doon ako napasigaw ng sobra at nawalan ng malay. Nagising na lang ako sa mahinang pagyugyog. Nang idilat ko ang mga mata ko, si Ate Lor pala. Alalang alala siya. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Isinalaysay ko naman sa kanya ang tungkol sa matandang yun. Pero gaya nga ng sinabi ni Kuya Vic, sinabi niyang hayaan ko lang dahil posibleng guni-guni ko lang yun. Nabalitaan niya pala ang nangyari kay Ate Mirna pero wala daw siyang oras pumunta dahil sa trabaho. Naiintindihan ko naman yun. Umalis din siya pagkatapos. Noong gabi na, tinawagan ako ni Kuya Vic at sinabing humabol sa kanya sa ospital dahil may emergency. Agad-agad naman akong kumilos at nagtawag ng jeep papuntang ospital. Pinaupo ako ng driver sa may unahan dahil puno na sa may likuran. Tumango naman ako. Sa kalagitnaan ng biyahe, napansin kong dumaan kami sa isang liblib na bahagi na. Wala nang halos ilaw at hindi rin sementado ang daan. Purong mga puno ang nadaraanan. Magtatanong na sana ako sa driver dahil pansin ko rin parang hindi ito ang dinadaanan namin papuntang ospital. Gayong malapit naman yun. Ngunit nasindak ako nang makita ang itsura niya. Namamaga ang buo niyang katawan. Namamawis. At may parabang pasapasa ang braso niya. May kung ano rin sa kanyang mata na parabang namuong dugo na gustong kumawala sa kanyang katawan. Nanginginig din ng katawan niya at parang wala sa sarili ang pagdadrive. Napatingin ako sa mga tao sa likuran pero mas lalo akong nasindak nang makita ang mapupula at nanlalaking mga mata ng bawat pasahero at parang demonyong ngiti ang nakadisplay sa kanilang mga muka. Itim na itim din ng kanilang mga katawan. Napatili ako sa sobrang takot at tumalon mula sa tumatakbong jeep. Naramdaman ko ang mariing sampal sa kanang pisngi ko. Napabalikwas ako ng bangon at nakita ko ang sariling hingal na hingal. Nagpalinga-linga ako. Napahinga ako ng maluwag nang mapansing nasa loob pala ako ng ospital. Sa silid ni Ate Mirna. Si Ate Mirna ang siyang nagsampal sa akin para magising ako sa napakasamang panaginip. Wala si Kuya Vic. Kunot-noo akong tinanong ni Ate Mirna kung ano ang nangyari. Hindi ako nagsalita. Nanatili akong nakatingin sa kanya. Inobserbahan ko ang kanyang balat. Nakabalot na ng bandage ang kanyang brasong may namamaga. Nang mapansin ito ni Ate, napangisi siya at sinabing hindi lang yun ang kanyang problema. Itinaas niya ang kanyang gown at nagulat ako nang makita ang sugat-sugat na bahagi ng kanyang katawan. Nanunubig din ito. Napatanong ako sa kanya kung ano ba ang meron, kung may sinabi na ba ang doktor, kung nakakahawa ba ito at kung hindi ba siya tinaningan ng buhay. Aniya, wala raw makita ang mga doktor na klase ng sakit pero base sa kanilang examination sa loob ng katawan niya, naaagnas na ang ilang bahagi ng loob gaya ng atay at baga. Hindi daw ito ordinaryong sakit at hindi nila alam kung paano ito gagamutin. Bumagsak ang mundo ko pagkarinig ng ganun. Hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Gusto kong magalit sa mga doktor na nagsasabing hindi nila alam ang gagawin. Binabayaran na nga sila ng malaki para lang maging maayos ang kanilang pag-alaga kay Ate. Pero bakit ganun? Sa galit at lungkot, nagpaalam ako kay Ate na may pupuntahan lang. Pero ang totoo, sa sobrang bigat ng pakiramdam ko, gusto kong umiyak pero hindi sa harap niya.
Saktong sa paglabas ko naman ng room ay ang pagdaan ng tatlong nurse. Hila-hila ang isang hospital bed stretcher. Nakahiga rito ang isang lalaking namamaga ang buong katawan at may pasa-pasa. Dumagundong ang dibdib ko nang makilala ko ito. Ang driver sa panaginip ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo doon. Nakaawang ang labi habang sinusundan ang tingin ng lalaking yun. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Sumibol ang ilang katanungan sa isip ko matungkol sa nangyari. Ilang saglit pa ay hindi ko namalayan ang sariling tumatakbo. Sumusunod ako sa kanila. Tinanong ko ang nurse kung ano ba ang nangyari dun sa lalaki. Nagulat ako sa kanyang tinuran na aksidente sa may isang liblib na lugar dahil sa pagtalon ng isang babae habang umaandar pa ang jeep. Mas lalo akong dinamba ng kaba sa pangyayari. Hindi ko alam kung ano ba ang meron. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa mga oras na yun. Kinurot-kurot ko ang sarili habang papaiyak. Hindi panaginip ang lahat. Totoo na ang pangyayari. Napatakbo ako sa pinakamalapit na CR at doon ibinuhos ang takot na nararamdaman ko. Sa sobrang pagiging miserable ng buhay ko sa araw na yun, hindi ako nakapagbantay ng maayos kay Ate Mirna. Puro lang ako iyak at tinagpis. Umuwi na lang din ako ng bahay at doon ako nagmukmuk. Ilang araw akong ganun. Wala sa sarili at puro iyak. Walang araw nanunumbalik ang panaginip ko tungkol doon sa driver na namamaga ang buong katawan. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon ako ng depression at paranoia. Hindi ako makausap na maayos ng mga kapatid ko. Hindi ko na rin nakaugali ang bumisita kay Ate Mirna hanggang sa araw na nabalitaan kong pumanaw na siya. Hindi umabot ng 10 na araw ang burol ni Ate Mirna dahil hindi sa depression at paranoia ko. Pansin ko sa mga araw na yun, hindi ko man lang nakitang umiyak si Ate Lore. Halos palagi rin siyang wala sa bahay kahit na noong libing. Nakapagtataka pero ani ni Kuya Vic, sadyang busy lang daw yun sa trabaho kung kaya't wala kaming magagawa. Alam ko namang hindi kami nagkakaunawaan masyado sa bahay, pero parang hindi naman ata maganda kung ganun na lang din ang ipapakita ng panganay namin sa harap ni Ate Mirna na namaalam na. Matapos ang libing, akala ko doon na magtatapos ang paghihinagpis namin ni Kuya tungkol sa pangyayari sa pamilya, pero hindi pa pala. Ilang araw matapos ang libing, nabalitaan naming may nangyaring hindi maganda kay Kuya R. Bilang respeto na rin, pumunta ako sa kanila para tignan ko kung ano ba ang nangyari. Nagulat ako na makitang pareho ang naging kaso nila ni Ate Mirna, pero may pagkalala lang ang kay Kuya R. Hindi matigil-tigil ang pakiramdam niyang tinutusok-tusok ang kanyang buong katawan ng mainit at matulis na bagay. Halos minuminuto siyang napapaaray. Hindi matigil sa pag-iyak sa hirap na nararamdaman. Magang-magari ng kanyang katawan at halos bawat parte ay parang namamagang tubig. Hindi rin siya mapakali sa pagkamot ng pagkamot. May kung anong gumagalaw-galaw rin sa loob niya. Sa halos 2 araw na pakikipaglaban, pakiramdam ni Kuya R ay gusto niya na lang sumuko. Sa paglipas din ng mga araw, napansin ang hindi magandang epekto sa kanya. Halos buong katawan niya ay lobo na, pero ang klase ng lobong halos nakikita na ang lamang tubig. Kung hindi dahil sa pamamaga, masasabing butot balat na lang siya dahil sa hindi nito pagkain o pag-inom man lang ng tubig. Hindi niya rin kasi mabuka-buka ang bibig niya dahil sa pamamaga nito at kaunting tubig lang ay nasasaktan na siya. Naawa ako kay tita. Gustuin man niyang ipatingin sa doktor si Kuya R,
hindi niya magawa dahil wala naman silang pera. 3 araw lang ang itinagal ni Kuya R at namaya pa siya agad pagkatapos dumapo ng kung anumang sakit na yun. Naging mapag-isa na lang sa buhay si Tita, kung kaya't napapalagi na ako sa kanila magmula noong nawala si Kuya R. Isang araw naglalakad ako sa kalsada pa uwi. May nakasalubong akong katrabaho ni tatay. Kinamusta niya ako, pero walang ngiting puminta sa bibig ko. Wala rin akong ganang makipag-usap sa kahit sino. Akma ko na sana siyang lalagpasan nang pinatigil niya ako at sinabing may naaalala siya tungkol kay tatay. Aniya, nang makita ang katawan niya sa may liblib na gubat, may nakita siyang itim na manikang puno ng karayom sa hindi kalayuan. Katakataka daw yun dahil may nakitang string sa nakakuyom na kamao ni tatay nang dinala ito sa morgue. Kunot-noo ko siyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin nun. Aniya, posibleng kulam ang siyang nangyari sa pamilya ko. Nanalaytay ang kilabot sa bawat hibla ng palahibo ko nang marinig ko yon sa kanya. Dagdag pa niya, kailangan namin mag-ingat pagdating sa bagay na ito. Hindi ako masyadong pamilyar pagdating sa sinasabing kulam, kung kaya't naisipan kong bumisita sa isang albularyo ng ako lang. Wala akong pinaalam sa pamilya dahil alam kong hindi naman sila maniniwala. Nakilala ko si Mang Anyong, isang magaling na albularyong itinuro sa akin ng ilang residente sa aming lugar. May kalayuan ang kanilang bahay sa amin. Nasa bandang labas na sila ng bayan. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa at lumapit ako sa kanyang bahay. Mabuti na lang talaga sa araw na yun, wala siyang masyadong ginagawa, kung kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong kausapin siya tungkol sa kulam. Akma na sana akong papasok sa loob nang makita ko na naman ang matandang babae sa may hindi kalayuan. Sa inis ko, sinigawan ko siyang hayaan na ako at wag na akong guluhin pa. Sa pagsigaw kong yun, lumabas si Mang Anyong. Nagulat pa ito nang makita ako. Mabilis niya akong pinapasok at tinanong kung ano ba ang nangyari at sumigaw na lang ako ng biglaan. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa matandang nakaitim na lagi kong nakikita. Taka naman lumabas si Mang Anyong at nagpalinga-linga, tila hinahanap ang sinasabi kong matanda, ngunit hindi niya ito nahagilap. Sa puntong yun, mas lalo akong nalugmok. Umiyak na lang ako bigla at napahagulgol. Pinakalma naman ako ni Mang Anyong bago kami nag-usap tungkol sa pakay ko. Isinalaysay ko ang tungkol sa nangyari sa tatay, kapatid at sa unang anak ni tatay. Kinuwento ko na rin ang tungkol sa sinabi ng katrabaho ni Papa. Aniya, posibleng ang kulam ang nakapatay sa kanila. Gumuho ang mundo ko. Walang halos lumabas sa bibig ko kahit marami akong katanungan. Umagos na lang ang luha ko sa puntong yun. Wala naman akong alam na posibleng gumawa noon sa pamilya namin, gayong wala naman kasi kaming kaaway. Pero may kung anong dumamba sa dibdib ko nang may sinabi si Mang Anyong kung sigurado nga raw ba akong tungkol ito sa labas ng pamilyang kaaway o isang taong malapit lang talaga sa amin. Inuha niya ang dalawa kong palad at sinuri ito ng maayos. Maya-maya lang, tinignan niya ako sa mga mata at sinabing nasa ilalim din ako ng kulam pero hindi ko pa oras. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya, pero sinabi niyang kaya niya itong labanan para sa akin at huwag hayaan na lumala pa ang sitwasyon. Kailangan niya lang hanapin kung sino ang siyang gumagawa nito. Subalit kailangan din namin mag-ingat dahil malakas daw ang kulam na meron sa aming lahat. Buong pamilya ang kanyang punterya. Kinilabutan ako. Wala akong makitang posibleng gumawa nito sa amin. Dinamba naman ng dibdib ko sa sinabi niyang posibleng nasa pamilya namin mismo ang siyang gumagawa nito.
si Ate Lore. Nagpa siya akong umuwi agad at kumprontahin sana si Ate Lore tungkol sa nalaman ko. Ngunit sa mga oras na yun, para naman atang sinadya ng panahon na hindi ako makauwi ng maaga. Walang dumaan na jeep pabalik sa bayan. Napilitan akong maglakad pa uwi. Hindi ko gugustuhing magsayang ng oras, gayong nanganganib din ng buhay ko at pati ni Kuya Vic. Napansin kong napakalayo na ata ng nilalakaran ko. Pero parang hindi pa rin ako nakakarating ng kahit man lang dulo ng bayan. Napatingin ako sa relo. Halos isang oras at kalahati na pala akong naglalakad. Padilim na rin ng padilim ang paligid. Kinabahan na ako. Nakaramdam ako na parabang may kung anong mali sa nilalakaran ko. Hindi na ako mapakali pero nagpatuloy pa rin ako. Lumipas ang halos 2 oras pero parang naligaw na ako. Napunta ako sa isang lugar na hindi sementado ang lugar at puro puno na lang ang nakapalibot. Gabing gabi na. Para bang pamilyar ako sa lugar na yun. Pero hindi ko maalala kung bakit. Nasisiguro kong hindi pa talaga ako nakakapunta doon kahit kailan. Naglakad ako ng naglakad. Hanggang sa may nakita akong maliit na kubo sa may gilid ng kalsada. Sa sobrang pagod ko, nagpasya akong mapadaan doon sa bahay na yun para sana manghingi ng tubig man lang. Pero may kung ano akong napansin. Para bang pamilyar ito. Kumatok ako sa pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan na may kasamang nakakatakot na pag-ingit. Nanalaytay ang takot sa katawan ko. Nanlamig na rin halos sa mga paa ko doon. Nanginginig man, minabuti ko pa rin makapagsalita ng maayos at nagtao po. Walang may sumagot. Napalunok ako. Magsasalita pa sana ako nang makaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang bumukas ang isang kandila sa may altar. Pero may kung ano akong naaaninag. Sumasayaw-sayaw ang ilaw ng kandila sa isang larawang nakatayo doon. Pamilyar ang anggulo, pero hindi ko makita ng maayos. Minabuti kong masuri ito ng maayos sa pag-aanalisa tuwing tumatapat sa bawat parte ng larawan ng apoy. Maya-maya lang, nanindig ang mga balahibo ko nang mapagtantong larawan yun ni Kuya Vic. Natawag ko ang kanyang pangalan sa gulat at biglang lumaki ang apoy ng kandila. Napasinghap ako sa pangyayari at natumba. Pero maya-maya lang, nakita ko ang buong larawan. May nakakross ito na parang ginamita ng dugo. Napailing ako. Panaginip lang ang lahat. Napabalikwas ako ng bangon at tatakbo na sana. Pero natigilan ako nang marinig ang malamig at garalgal na bulong sa tenga ko. Sinambit nito ang pangalan ko. Nanginig ang aking kalamnan. Dahan-dahan akong lumingon sa likuran. Pero walang tao. Nagulat ako nang biglang umilaw din ang isa pang kandila. At nakita ko ang isa kong larawan na may nakakross din na parang dugo. Napasigaw at napaiyak na ako sa takot. Nakarinig naman ako ng malamig at garalgal na boses na bumulong sa kabilang tenga ko. Napatingin ako ng mabilis, pero wala na namang tao. At sa pagharap ko, nasindak ako sa mukha ng matandang nanlilisik ang mga mata. Namumutla ang kanyang buong mukha at walang bibig. Sinubukan kong galawin ang sarili ko pero hindi ko magawa. Humingi ako ng saklolo habang umaagos ang mga luha ko. Umubungis-ngis ang matanda. Hindi ko alam kung paano.
pero wala talaga siyang bibig. Mas lalo naman akong sumigaw, lalo pat hindi siya umaalis sa harap ko. Hinang-hina na ang buo kong katawan. Wala na akong ideya kung paano siya lalabanan sa puntong yun. Susuko na sana ako sa buhay ko sa puntong yun nang dumating si Mang Anyong. Nang makita siya ng matanda, agad itong umalis sa harapan ko at sinugod si Mang Anyong. Walang ano-ano nitong nilabas ang kutsilyo mula sa kanyang likuran at itinutok ito sa albularyo. Hindi naman nagpatinag si Mang Anyong at kinuha niya ang mga pangontra ng mga tulad ng matanda. Nagulat ang matanda pero hindi siya nagpakita ng takot. Akma na sana siyang susugurin ni Mang Anyong pero agad siyang nakailag at tumalon. Sa pagtalon niyang yun ay ang diretso niyang pagtakas ng mabilis. Hingal namang lumapit si Mang Anyong at niyakap ako. Marami akong katanungan sa kanya pero hindi naman siya nagpaliwanag. Pumasok siya sa loob ng maliit na kubong yun at pinailawan ng buong bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang loob. Nakadisplay ang mga larawan ng buong pamilya ko, pati na rin sila Kuya R at si Tita. Purong may ekis na pula ang lahat. Kinumpirma ni Mang Anyong na dugo nga yun. Meron sa may isang banda, may tatlong larawang napapalibutan ng mga pulang kandila na may disenyong pilak. Hindi maintindihan ang kanyang simbolo. Parang ahas na may paa at tatsulok ang mga mata. Ang larawang napapalibutan na yun ay kila Tatay, Ate Mirna at kay Kuya R. Ani ni Mang Anyong, isang araw itong klase ng pangkukulam at bahay talaga yon ng mangkukulam. Hindi lang ito basta-bastang kulam na alam ng lahat. May halo itong malakas na ritual para masiguradong hindi ito magagalaw o matatalo kung sakali mang may kumalaban man. Napatingin ako kay Mang Anyong noon at tinanong siya kung wala bang pag-asang matalo niya ito. Napahinga siya ng malalim at sinabing posibleng magawa niya kung isasakripisyo niya ang buhay niya. Hindi naman ako pumayag. Ayokong may madamay na ibang tao dahil sa nangyari sa amin. Sa tulong ni Mang Anyong, nakauwi ako ng bahay ng ligtas. Wala naman na sa bahay ang dalawa kong kapatid, kaya hindi ko na sila inantay. Hindi ako nakatulog sa gabing yun dahil sa pangyayari. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang lahat na para bang walang katapusan kung magiging bangungot yun. Iniisip ko buong gabi kung sino ang posibleng maging sospek ng gawaing yun. Hindi ko masabing kay Ate Lore dahil nandun din naman ang kanyang larawan. Marami na namang sumibol na katanungan sa isip ko pero wala akong masagot ni isa. Para bang may kung ano nang nangyayari sa pamilya ko. Hindi ko alam kung tungkol ba ito sa lupain o ano. Wala naman kasi ito noong buhay pa si Tatay. Pero biglaan na lang sumibol nang mawala siya. Ilang araw ang lumipas. Taka akong hindi man lang umuwi si Ate Lore, pati na rin si Kuya Vic. Sinubukan ko silang i-contact pero walang may sumasagot o wala man lang text. Sakab ako. Pinuntahan ko rin si Tita at wala rin siya sa bahay nila. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko rin makontakt. Dito na naman ako nanlumo. Pakiramdam ko hinihila ang buong lakas ko palabas ng katawan. Agad akong pumunta sa bahay ni Mang Anyong para manghingi ng tulong. Wala naman na akong ibang mahinga ng tulong bukod sa kanya. Pati siya ay nag-alala rin. Sinabi niyang kailangan naming balikan ang bahay ng mangkukulam at tingnan kung ano ang nangyari na. Meron siyang kailangan ring imbestigahan. Natakot ako. Sinabi ko sa kanyang hindi ko gustong pumunta doon kahit anong mangyari. Pero aniya,
Kinakailangan ko yun para malaman ko mismo kung ano ang mga hakbang na dapat kong gawin para maligtas ko ang sarili ko. Napapayag niya naman ako nang wala sa oras. Sumakay kami ng motorsiklo at pinuntahan ng lugar kung saan naming unang nakita ang bahay na mangkukulam. Pagkarating namin, agad kaming pumasok. Pero nagulat kami nang makitang wala na ang inaasahan naming makita. Puro na lang kalat ang nandoon. May bahid din na parang sunog sa loob. Nagkatinginan kami ni Mang Anyong, takang-taka. Tinanong ni Mang Anyong kung pwede ba kaming pumunta sa amin at may kailangan daw siyang tingnan. Wala naman akong naging problema. Agad kaming umuwi sa amin. Pagkarating sa bahay, may kung anong inaamoy-amoy si Mang Anyong. Bigla ay nagulat ako sa sinabi niyang hindi nawawala ang isa kong kapatid, si Kuya Vic. Taka naman ako sa kanyang sinabi, gayong ilang araw na ngang wala sila. Sinabi sa akin ni Mang Anyong na mas mabuti pa kung tignan namin pareho sa kwarto niya. Kinabahan man at may duda, sumunod na lang din ako. Kumatok ako ng kumatok sa pintuan ni Kuya. Pero walang may sumagot. Nakalak din ng pintuan. Pero hindi talaga nagpatalo si Mang Anyong at pinilit na nandun talaga si Kuya. Kung kaya't hinanap ko na lang ang duplicate ng kwarto para buksan na lang ito at tingnan sa loob. Nang makuha ko na nga ang duplicate, kabado akong nilapitan si Mang Anyong at nanginginig ang kamay na ibinigay ito sa kanya. Napahinga siya ng malalim bago ito buksan. Pagkabukas ng pinto, halos maubo ako sa sumalubong na nakakasulasok na amoy. Hindi ko nakayanan. Para bang malansang isdang pinabayaan ng ilang araw. Binuksan ni Mang Anyong ng malaki ang pinto at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Kuya Vic sa kanyang higaan. Gaya ng nangyari kila Ate Mirna, lumubo din ang katawan niya. Tila nawala sa sarili ko ang nakakasulasok na amoy na yun. Mabilis akong tumakbo sa loob pero napatigil ako nang makita ang buo niyang itsura. Lubog na mga mata, magang muka at buong katawan. May ilang parteng sugat-sugat at may lumalabas na mga uod. May mga parang pigsa rin siya sa kanyang paa. Narinig ko siyang umingit sa sakit, pero hindi ko na siya halos marinig. Lumapit si Mang Anyong sa akin at sinabing kailangan siyang gamutin agad-agad. Inutusan niya akong kumuha ng maligamgam na tubig na may asin, kandila at posporo. Kailangan niya raw subukan ang dapat gawin para makausap ang mangkukulam at utusan itong tanggalin ng lahat. Dali-dali naman akong kinuha ang kanyang mga inutos. Sa pagbalik ko, nakita ko si Mang Anyong na hinahanda na ang ilan niyang kagamitan. Narinig ko ang mahinang ungol ni Kuya, kaya pumunta ako sa kanya at tinanong kung ano ang nangyayari. Alam kong nasasaktan siya, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sabi ni Mang Anyong, patuloy ang orasyon na mangkukulam sa kanya. At tila alam nitong nandun siya na handang lumaban. Patuloy ang pag-ungol ni Kuya. Gusto nitong ituro ang sakit, pero hindi niya na maigalaw ang kanyang katawan. Nang matapos si Mang Andoy sa kanyang ginagawa, may kung ano siyang binanggit na Latin habang pinapatakan ng tubig na may asin. Naglakad siya pa semicircle kay Kuya Vic habang paulit-ulit ang kanyang pag-oorasyon. Mas lalong napaungol si Kuya sa sakit. Kabadong-kabado ako. Hindi ko alam ang gagawin. Sumigaw siya. Tinatanong ang pangalan ng mangkukulam. Ungol at impit na sakit lang ang sinagot ni Kuya. Sinenyas ni Mang Anyong sa akin ng makapal na itim na sinulid na nakalagay doon sa may lamesa kung nasaan ang bag niya. Kinuha ko naman yun at binigay sa kanya. Patuloy ang kanyang pangungulit
sa kung sino ang may gawa nun kay kuya. Binitawan niya ang daliri nito at tinalian ng makapal na sinulid. Mas lalong nagpumilit si kuyang makasigaw, pero hindi niya magawa. Maga ang kanyang dila at bibig. Patuloy ang pagtugis ni Mang Anyong sa kung sino man ang mangkukulam, pero hindi ito sumagot. Dahil na rin sa katigasan ng ulo nito, mas lalo niyang hinigpitan ng pagtali. Nataranta naman ako dahil nasasaktan si kuya, pero pinigilan niya ako at sinabing alam niya ang kanyang ginagawa. Ilang ulit niyang sinubukang kontrolin ang kung sino mang may gawa nun kay kuya, pero hindi siya nagtagumpay. Ani ni Mang Anyong, sadyang mahirap ang kanyang kalaban, kung kaya't sinubukan niya ang isang klase ng pag-oorasyon. Hindi ito ang pangkaraniwang nakikitang panggagamot sa mga nakukulam dahil sa lakas ng kapangyarihan nito. Sa puntong yun, gusto niya na sanang sumuko, pero ayaw niya akong biguin at gusto niya pang subukan ulit kahit pa alam niyang buhay niya na ang magiging kapalit. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong magpasalamat kay Mang Anyong, pero natatakot ako sa posibleng mangyari. Napatingin ako sa direksyon ni Kuya Vic na patuloy pa rin ang pagluha at pag-ungol sa kanyang nararamdaman. Hindi na raw talaga siya tinigilan ng mangkukulam, kung kaya't kailangan niyang lumaban ulit. Nagpatuloy sa kanyang orasyon si Mang Anyong, pero yon ang pagkakamali niya. Sa kalagitnaan kasi ng kanyang pag-oorasyon, biglang nagdugo ang kanyang mga mata at ang mga pigsa niya naman ay nagsiputukan. Imbes na mandiri, nadurog ang puso ko. Naputol si Mang Anyong sa kanyang ginagawa. Aniya, mas lalong lumala ang sitwasyon at hindi niya na alam kung paano niya nga ba ito aagapan pa. Napaiyak ako. Hindi ko na alam kung dapat na lang ba akong sumuko kay kuya. May kung anong galit sa loob ko. Pero hindi ko alam kung sino dapat ang gantihan ko sa nangyayari sa pamilya ko. Nagtatakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Para akong baliw na hinahanap ang sino mang posibleng may kagagawan ng lahat. May kutob akong si Ate Lore, pero wala akong ebidensya. Gusto ko rin paghinalaan si Tita, pero paano? Kung saan-saan ako dinala ng mga paa ko. May nakita akong bakanteng lote, kung kaya't dumiretso ako dun. Puro lang ako iyak. Gusto kong isigaw ang lahat. Napaupo ako sa madilim na bahagi at nagmukmok habang patuloy ang paghahagulgol. Pero natigil ang lahat ng malakas na isinara ang pintuan ng bakanteng lote. Wala akong makita sa loob. May nagpakawala ng bungisngis na tawa at nag-echo ito sa loob. Nanindig ang mga balahibo ko. Para akong tangang nagpalinga-linga, gayong walang kung anong makita kahit saan ako lumingon. Sumigaw ako. Tinanong kung sino ang siyang gumagawa nun. Malamig na ihip ng hangin ang sumagot, kaya't natili ako. Nasundan ito ng bungisngis na naman na pagtawa. Tumakbo ako kung saan-saang dako. Nagbabaka sakaling mahawakan ko ang pinto at makalabas, pero tila wala akong mahawakang magsisilbing signal sa akin ng pagtakas. Palakas ng palakas ang kanyang pagbungisngis, kaya mas lalo akong kinilabutan. Sumigaw ako ng sumigaw at kinakatok-katok ko ang dingding para man lang may makarinig sa akin sa labas. Nangilabot ako lalo nang marinig ko ang malamig na boses, pamilyar na boses. Aniya, bakit ko kailangan tumakas kung pinili ko naman doon pumunta? Bakit pa raw ako sumusubok na makatakas sa isang trahedyang gusto ko naman mangyari? Natigilan ako. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Sinigawan ko siyang pakawalan ako, pati ang pamilya ko. Pero bungisngis lang ang sinagot niya sa akin.
ayokong magpatalo dahil gusto kong lumaban. Maya-maya ay nagsalita siya ulit. Sinabi niyang dapat akong magsaya dahil ako naman mismo ang siyang may gawa ng lahat ng ito. Minura ko siya at sinabing tigilan ako sa panlilin lang. Biglang may apoy na sumibol sa harap ko at nanlalaki ang mga mata nang makita ko ang sarili ko. Sa puntong yun, doon ko napagtanto ang lahat. Nanumbalik ang memoryang dati ko nang binaon ng matagal. Ako. Ako ang siyang naglagay sa kanilang lahat sa kulam. Matagal ko na itong plinano. Nasa edad 16 pa lang ako. Galit ako sa pamilya ko dahil hindi kami maayos. Alam ko sa sarili kong darating ang panahon na ipapamigay ni tatay ang kanyang lupain sa amin. Pero hindi ko gustong mangyari yun. Ako ang dapat magmamay-ari ng kayamanan niya. Kaya dumating ang araw na hindi ko na talaga napigilan ang desisyon ko. Kukulamin ko sila. Naghanap ako ng isang taong pwedeng makatulong sa akin para magtagumpay ako sa kagustuhan kong mangyari. Doon ko nakilala ang isang matandang mangkukulam. Ang matandang laging nagpapakita sa akin noong mga nakaraan. Ang kubong yun, pinatayo ko mismo para sa pagsasagawa ng mga plano namin. Dinala ko ang mga larawan ng dapat kong ipakulam at siya na mismo ang gumawa ng paraan para maging successful ito. Aniya, 10 taon nang siyang aantayin ko bago maging epektibo ang orasyon sa pamilya. Lumipas ang ilang araw simula noong isagawa ang orasyon. Nakita ko ang pagmamahal ng mga kapatid ko sa akin. Kahit minsan hindi kami magkakasundo sa mga bagay, nangingibabaw ang kanilang pagmamahal. Si tatay naman, hindi niya kami palaging pinapahalagahan, pero andun pa rin ang pagtingin niya sa amin bilang mga anak. Nakita ko ang kanika nilang mga ngiti at kung paano tumalon ang puso ko tuwing magkakasama kami. Sa puntong yon na pagtanto kong mahalaga ang pamilya ko at nagsisi ako sa ginawa ko. Hinanap ko ng hinanap ang matandang yon pero hindi ko na siya nakita. Pilit ko ring hinanap ang bahay na yon pero hindi ko rin nahagilap. Pinilit kong ibaon ng memoryang yon at sinabi sa sariling puro lang yon laro. Hanggang sa nakasanayan at tuluyan ko nang ang kinalimutan. Bumagsak ako sa sahig nang manumbalik ang lahat ng memorya ko sa akin. Dinamba ako ng matinding pagsisisi at sakit. Umagos lalo ang luha ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nang bumalik ako sa sarili, nakita kong wala na ang kaninang kausap ko. Madilim ang paligid. Hinang-hina akong hinanap na naman ang pintuan. Maigi kong sinuri ang paligid. Hanggang sa wakas, naramdaman ko rin ito. Mabilis ko itong binuksan at nanlaki ang mga mata ko nang makita si Mang Anyong. Lumuhod ako sa harapan niya na puno ng pagsisisi. Nagmamakaawa akong nanghingi ng tulong para mawala ang sumpa at kulam na inilagay na matandang yun. Pero umiling si Mang Anyong. Aniya, huli na raw ang lahat. Wala na si Kuya Vic. Nadurog lalo ang puso ko nang malaman yun at nanghihinang napasigaw sa sakit. Tinanong ko siya matungkol naman kay Ate Lore at kay Tita. Sinabi niyang sila naman ng susunod. Agad akong kumilos at nagmamakaawa kay Mang Anyong na tulungan akong mahanap ang mangkukulam na yun. Hindi naman siya tumanggi at agad din kaming umalis. Kung saan-saan kami nagsuot, hanggang sa makarating kami sa isang liblib na lugar kung saan natagpuan ng bangkay ni tatay. Pagdating namin doon ay may nakita nga kaming kubo. Doon namin nahanap ang lahat, pero wala na ang matanda. Ani ni Mang Anyong,
may kakayahan akong gawin ang gusto ko. Dahil ako naman ang may kagagawan noon. Tumango ako bago pumasok. Sa paglapat ng paa ko sa pintuan, nakaramdam ako ng kakaibang lamig mula sa loob. Hindi ako nagpatinag. Dumiretso ako sa paglakad papunta sa mga altar kung saan nakalagay ang mga larawan na gusto kong ipakulam. Akma ko na sanang hahawakan ng isang kandila para patayin nang dumating ang malamig na hangin. Napalingon ako sa may bandang bintana at napasinghap nang makita ang matanda. Agad ko siyang nilapitan at nagmakaawa ko sa kanyang tapusin na ang dapat tapusin. Gusto kong maligtas ang dalawa pa sa pamilya ko. Umiling siya. Aniya, imposible na ang kahilingan ko. Hindi niya na magagawang tanggalin ng kulam dahil malakas ang puwersa nito. Hindi simpleng kulam ang ginawa niya. Ginamitan niya ito ng sumpang malakas at kailanman ay hindi matitibag. Iyon ang kagustuhan ko, aniya. Nanlumo ako. Wala na talagang pag-asa. Talagang hindi ko na magagawang sagipin si Ate Lore at si Tita. Dahil doon sa sinabi ng matanda, wala na akong nagawa kundi ang umuwi at manghingi ng tawad sa bangkay ni Kuya Vic. Hindi kailanman nakauwi si Tita at si Ate Lore. Ilang araw ang nakalipas, nabalitaan kong nakita ang dalawa sa isang ilog. Wala ng buhay. Doon sila naabutan ng sumpa at natuluyan. Hindi ko alam kung bakit sila magkasama. Hindi ko alam kung bakit sila napunta doon. Wala na akong maalala sa puntong yun. Matinding pagsisisi ang dumamba sa buhay ko. Hindi ko nagawang kumain ng ilang araw at ginusto ko na lang magpakamatay. Bumalik ang paranoia ko at depression. Sa kada kibot ko, nakikita ko sila, galit na galit sa akin. Kahit saan ako magpunta, andun sila. Kahit tumakbo ako, sinusundan nila ako. Walang pagpapatawad hanggang sa tuluyan akong nasiraan ng bait. Isang araw nakita ko na lang ang sarili kong nakasuot ng bughaw na gown. May sariling kwarto at laging may pinapainom na gamot. Oo, nabaliw akong tuluyan dahil sa pangyayaring yun. Pero hindi naman ako pinabayaan ni Mang Anyong. Siya ang nagdala sa akin sa mental hospital para magpagaling ako. Umabot yon ng ilang buwan hanggang sa tuluyan akong gumaling. Makalipas ang halos isang taon, nagawa ko ring makalabas. Ang una kong ginawa ay puntahan ng mga puntod ng pamilya ko, kasama si Mang Anyong. Nanghingi ako ng tawad sa kanila sa nagawa ko. Nahirapan ako ulit sa pagpapatawad sa sarili ko. Pero unti-unti kong tinanggap ang pagkakamali ko. Lumipas pa ang ilang taon at tuluyan akong gumaling at naghilom. Ibinenta ko ang ekta-ektaryang lupain ni tatay at ibinahagi ko sa ibang tao ang kayamanang yun. Hindi ako nagtira para sa sarili ko dahil alam ko na makakabuti naman yun. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito at sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Thank you for tuning in, Kasicho. Sana'y nag-enjoy ka dun. Sana'y masamahan nyo pa ako sa mga susunod pang episodes. At eto na nga, shout-out portion na naman. Simulan na natin, Kasicho. Catherine Ann Garcia, Dodong Badidoy, Analiza Narito, Christina Canlapan, Conchita Diagan, Evan Joseph Luzon, Rona Pesimo Bautista, Jamie Rose Manalo, Astra Casco, and Chris Cross. Magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Estefania Villanueva at Mabel Edoloverio. Sabi ni Ma'am Estefania,
Very nice story. Pwedeng gawin na horror movie. Sabi naman ni Ma'am Mabel, sa takip silim, Sityo Pangil at Sityo Bangungot, pinapagaan ninyo po ang nararamdaman ko. Lagi po akong nakikinig sa mga nakakatakot na kwento na may aral din po. More powers. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil. Ito ang inyong lingkod, Lancelot. Nagpapasalamat.